isang pagbati sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo na ating tagapagligtas. At welcome po sa isang panibagong paraan sa pag-meditate sa kabutihan ng ating Panginoon na tinatawag na Visio Divina o Divine Viewing. Sa maguli, iniimbitahan ko kayo na tingnan yung aking painting na nandyan sa screen. At gamitin natin to bilang instrumento o isang vehicle na to see and encounter God's presence and goodness in our life. At hindi tayo titingin sa painting para i-judge or para tingnan ang mali o tingnan kung ano ang maganda at ano ang hindi. Wala rin tayo dito para i-judge natin kung anong klaseng painting ito. Sa halik tayo ay nandito para sa pamagitan ng pagtingin natin sa painting ay makikita natin ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Through looking at the painting, we will see and encounter God in our personal life. Siguro sa ating pagsimula, kakanta muna tayo, aawit muna tayo ng isang awitin. At habang kumakanta po tayo, ay focus natin ang ating mga mata sa painting at tingnan natin kung anong mensahe ang ibibigay ng Panginoon habang tayo ay nakatingin sa painting na ito. Praise the Lord. At ito po isang malaking kagalakan sa akin na maibahagi sa inyo ngayon ang mensahe na makikita diyan sa Psalms 23, The Lord is my Shepherd. Ang verse na ito ay all-time favorite natin, di ba? Ilan sa mga matanda, pati na rin sa mga bata. Psalm 23 ay ginagamit na to bring comfort, na especially in times of troubles and discomforts in life. At ito pong verse na ito ay sinulat ni King David at ang kanyang mga experience bilang shepherd. At ito nga sa verse na ito ay inihayag ni Haring David ang Panginoon bilang ang ating pastol. Yun nga sa verse 1, sabi niya, "The Lord is my shepherd, I shall not be in want." Yung ating Panginoon is a self-existing God. And since our God is all-time powerful, He is present everywhere.
and He knows everything. People who trust in this God will never be in want. Maring ordinaryo ka lang na tao, o isa ka bang leader, o isa ka bang kilala na tao. Iba-iba ang ating kalagayan sa buhay, ngunit ito'y isang katotohanan na mayroong isang Jehovah na siyang nagpo-provide sa lahat ng ating pangangailangan. Hindi lang naman po sa pananalapi ang ating pangangailangan. Marami po tayong pangangailangan emotional, marami po tayong pangangailangan hindi kayang tugunan ng salapi. Ngunit ang verse na ito ay nagsasabi na the Lord is a promise of provision in whatever wants and needs we have in our life. Si Haring David nga ay kanyang inihayag ang provision ng Panginoon sa kanyang buhay dito. When he says, he leads me down in a green pasture, it talks about food, it talks about provision. And he leads me beside quiet waters, talks about provision of food and water. It can also talk about spiritual food. And this spiritual food is comes only through the Word of God. Mga kapatid, mga kaibigan, ang Panginoon ay kayang tugunan ang lahat ng ating mga pangangailangan. Hindi kahit na ito ay sa physical na pangangailangan or sa spiritual natin. Ang Panginoon ang siyang nag-provide ng pagkain ng ating kaluluwa. Meron ka bang panahon sa iyong buhay, kapatid, na kung saan ikaw ay pupunta doon sa still waters, isang payapang pastulan ng ating Panginoon, ganyan mga salita, at tayo ay ma-refresh every time we come in still waters. Sa verse 3 po, ang sabi niya dyan, He refreshed my soul. God can bring us into times of revival, refreshing. Sa panahon ngayon, napakadami po nating mga pinagdaan ang mahihirap. Madami tayong pinagdadaan ang mga challenges, difficulties sa ating mga buhay. Sa verse 4, tapos sinabi ni David dito, He guides me along the right paths of righteousness. Alam niyo mga kapatid, faithful na faithful ang Panginoon para i-guide ang ating buhay tungo sa righteousness. Ito ay parang dinala tayo ng Panginoon mula sa Egypt papunta doon sa Promised Land. Yun pong He leads us into paths of righteousness, napaka-seryosong bagay nun kasi from time to time, napupunta tayo, nadidistract tayo, napupunta tayo sa mga maling mga kaisipan, maling mga pagkilos. Ngunit ang Panginoon ay siyang patuloy na nag-guide sa atin, nagdadala sa atin sa tamang daan at tamang pag-unawa, tamang pamumuhay. Binabalik tayo niya, nire-redeem niya tayo kahit na ano pa ang mga pinagdaanan natin sa buhay. Handa ang Panginoon para tayo ay ibalik sa path of righteousness. Sa isang buhay na ito na tayo ay magkasala, ngunit God will always redeem us and bring us into the path of righteousness. He's willing, always willing to forgive us our sins. His love is great and His mercy endures forever. As long as we repent, as long as we recognize that we have sinned, God is always willing to bring us back to the path of righteousness. Napakaganda rin ang sinabi ng Panginoon dito. Even though I walk through the valley of death, I will fear no evil. Sa panahon natin ngayon, napakadaming mga casualties sa COVID, sa pandemic, daming namatay na sa COVID. Sa panahon natin ngayon, halos lahat ng tao is walking in the shadow of the valley of death. Pero bilang isang mananampalataya, talagang hindi tayo matatakot dahil nandyan ang Panginoon na siyang ating pastol. A good shepherd who can take care of us. Nakakatakot talaga, no? Lalo na ang COVID. Hanggang hindi pa mawala itong COVID, we are still walking in the valley of the shadow of death. Pero sabi ni David dito na kahit nasa harapan niya ang kamatayan at siya'y nasa bingit ng kamatayan ay hindi siya natatakot dahil ang Panginoon ang kanyang pastol. Kahit na ano ang mangyari dahil ang kamatayan ay para itong isang pintuan para makapasok ako sa kaharian ng aking Panginoong Hesukristo. Para sinasabi ni David dito na life or death,
no, maging nagiging masaya siya, naging contented siya sa buhay niya dahil ang Panginoon ang siyang pastol niya sa buong buhay niya. Then God said here, sinabi niya dito na thy rod and thy staff they comfort me. The rod and the staff are the tools of the shepherd and to lead and bring back. The staff and the rod represents God's power in leading us back and even taking care of us. The shepherd has all the capacity of taking care of our life even in danger. You know, friends, mga kaibigan ko, pag nasa iyo ang ating Panginoong Jesucristo, ay tiyak ang iyong kaligtasan mula sa anumang kapahamakan. Sa verse 5, sabi niya dyan, you prepare a table before me in the presence of my enemies. So, mga kapatid, hindi po nawawala yung ating mga enemies. Ano? Actually, hindi po yung kasama natin sa trabaho ating kaaway, hindi po yung mga kasama natin sa bahay o mga kapitbahay o mga anumang mga tao na nabigay ng sama ng loob sa atin, hindi po sila ang ating kaaway. Sa totoo lang po, ang tunay nating kaaway ay si Satanas. Si Satanas ay gumagamit ng mga tao mga para maging kanyang mahimong maging instrumento para maatake tayo at mabigay ng harm, kasiraan sa ating buhay. Yan ang mission kasi ng kaaway, no? Yung sa John 10:10, dumating lang siya para magsira, pumatay, magwasak at magnakaw. At kukunin niya lahat ng mga ang misyon ng kaaway ay kukunin yung ating kaligayahan mumula sa ating Panginoon. Lahat ng mabuti na binigay ng Panginoon sa atin at inihanda ay tinatangka at laging inaasam ng kaaway na nakawin ito. Kaya isang palala lang sa ating mga kapatid na any situations in life, no, sa may mga problema man, ay patuloy pa rin natin na i-enjoy ang ating buhay dahil ito ay kaloob ng ating Panginoon. Next, sabi niya dito na you anoint my head with oil, my cup overflows. Tandaan natin na si David ay na-anoint ng oil nung siya ay bata pa habang siya ay nagbabantay ng mga tupa. Ano, pero hindi siya kagad-agad naging hari. Mahabang panahon bago siya nagiging hari. After na siya in-anoint ni Samuel, at kahit na nung naging hari na si David, marami siyang pinagdaanan sa kanyang buhay. Ano? Crisis, difficulties. Minsan dumating pa nga sa buhay niya na nag-act siya o parang nagkunyari na lang siyang baliw para lang siya makakain at para makatawid sa isang lugar. Pero malala natin na si David ay talagang blenes ng Panginoon sa kanyang buhay. Ang pangako ng Panginoon na siya ay pagpalain, nang siya ay anoint ng ating Panginoon, ay ito nga ay nangyari sa kanya. Ito nga ay na-fulfill sa buhay ni King David. Maging sa iyo, kapatid, ang anuman ang pangako ng Panginoon sa iyo, He will fulfill it into your life. Minsan dumadaan tayo sa isang matinding mga pagsubok sa buhay na kung minsan masasabi natin na parang wala nang kwenta yung buhay natin. Ano? Pero ito, tandaan mo kapatid, darating na ang Panginoon ay handa, ay i-fulfill talaga niya ang kanyang mabubuting plano sa buhay mo. Di ba totoo yan, kaibigan? Di ba totoo yan, kapatid? Kung titingnan mo, balikan mo, balikan natin ang buhay natin, mga nakaraang mga araw, buwan at mga taon sa ating buhay. Makikita natin kung paano nag-iingat ang Panginoon sa ating buong buhay. Mabibilang ba natin kung paano, mabibilang ba natin kung ilan na ang mga provision o mga pagbigay ng Panginoon ng mabuti sa atin? Mabibilang ba natin ang lahat ng mga blessing na pina-experience sa atin ng Panginoon araw-araw? Di ba kung titingnan natin, masabi natin that our cup overflows. Our cup overflows. Umaapaw ang pagpapala ng Diyos sa bawat minuto ng buhay natin. Next, sinabi niya that surely goodness and love will follow me all the days of my life. Tandaan po natin, ang ating shepherd ay nakasunod lang sa atin, nakamasid lang siya sa atin at handa tayong protektahan sa anumang mga kaaway na aatake sa atin. Isang napakaganda po ito, no? The love and goodness shall follow me all the days of my life. Sino ba ang good? Ating Panginoon lang. Sino ba ang merciful? Yung shepherd lang natin, ang Diyos lang natin.
at patuloy niyang gagawin ang pangako niya all the days of your life. And then David said, I will dwell in the house of the Lord forever. Ito yung napakaganda, no, na ninanais ni David sa kanyang buhay, na gusto niya talaga mag-dwell siya, no, sa bahay ng Panginoon. Hindi lang isang araw, hindi lang linggo, kundi sabi ni David, I will dwell in the house of the Lord forever. Isang challenge po yan sa atin na tayo talaga ay magpunta sa bahay ng ating Panginoon, sa pagsimba, sa panalangin, sa pag-join para sa worship. Ito yung sinabi ni David, na I will dwell in the house of the Lord forever. Hanggang may buhay si David, pinangako niya sa Panginoon na siya ay pupunta sa bahay ng Panginoon. Brothers and sisters, Jesus Christ is the Good Shepherd. He lays down His life. He died so that we may have life. He died in our place. He saves us. He redeems us. The Shepherd protects us. The Shepherd gives life. Jesus, the Good Shepherd, loves you so much.